Hello po sa inyong lahat mga kabababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Tuloy na tayo dito sa ating sinusubaybayang candidates 1974 sa bakbakan nila Super Grandmaster Victor Korchnoi ng Russia versus former world champion Anatoly Karpov ng Russia. Nasa game number 3 na tayo at after game number 2, ang score nila ay 1.5.5 pabor kay Karpov. Sa mga hindi pa nakakapanood ng games na na-analyze natin sa match nila, ay makikita nyo lang po ang links sa description below. Okay, so tinanin na kagad natin. Korchnoi played c4. Karpov played knight f6. Nag-knight c3. e6. Nag-knight f3. b6. Inulit na naman ang kanilang laban noong game 1. At dito nag-e4 pa rin. Bishop b7. Target pa rin ang e4. Nag-queen e2. Dinipensahan pa rin. Nag-bishop b4. Nag-e5. Nag-knight g8. D4, ang kaibahan lang nag-knight E7 na dito si Karpov. Kasi nung game 1 nila, ang ginawa ni Karpov ay D6. Okay, so dito nag-knight E7. Tingnan natin ang pagbabago. Nag-bishop dito, preparing to castle queenside. Nag-castle na. Castle. At dito nag-D5, good move. Para may potential nang ma-exchange yung D5 pawn sa C4 at lalong lumakas ang B7 to H1 diagonal. Ayan, at ang ginawa dito, nag-H4. Nagparamdam kagad si Korchnoi na gusto niyang umatake sa kingside. Pero dito, kung i-end passant capture kasi maaaring mapatanong sa isip nyo, magsi-C takes D6 lang eh. And then in the future middle game, yung tore sa A or sa F, pwedeng ilagay sa C8 eh nandito pa naman nakakasling ang puti. So medyo bentahi yan na magkaroon ng pressure ang puti dyan in the future middle game. So kinoconsider din nila yung pang ano eh, pang long term. Kaya hindi na pinansin yan D5. Nag-H4 na, nag-bishop takes C3, bishop takes C3, nag-D takes C4, nag-queen takes C4. Ito kasi ang idea ni Karpov, napakaganda. Para ma-exchange yung light square at makuha niyang buong-buo ang D5 square. Ang ginawa dito, nag-queen A4, umiwas. Nag-bishop takes F1, nag-rook H takes F1, at nag-queen D5. Ayan. E di buong-buong kontrolado ni Karpov yung D5. Ang ganda na nakita niya. Nag-king B1, nag-A5. Ayan, kumbaga sa ano, nakaabang lang na baka mamaya makamarcha, eh, magkaroon siya ng pawn storming sa king position ng puti. Ang ginawa dito, umatras na, nag-queen C2, nag-H6. Bakit? Kasi may mga potential na po pwede mag-knight G5, may mga threatening mate, so nag-H6, iniwasan na yon. Rook FE1, ayan, binigyan na ng pakinabang yung tore kasi kung ang tore sa F ay nakatutok lang sa pawn, eh wala, walang silbi, di ba? So, kaya kinukonsider nila yung mga purpose ng kanilang mga pyesa. Rook FE1 sa semi-open file at dito nag-knight A6, develop, nag-queen E4, ayan na. Naramdaman dito ni Korchnoi na mukhang may potential na mabilis ang atake ni Karpov, kaya nakikipaghamon na ng queen to queen si Korchnoi para mahinto-hinto. Nag-rook FD8, ayan o, nag-queen takes D5, rook takes D5. Yun nga lang, ang evaluation dito ay naglalaro sa slightly better to clear advantage for black kasi ang ganda ng tore. Weak ang D4, bad ang bishop kasi nababarahan ang sarili niyang pawn. Ang ginawa dito, nag-rook D2, rook AD8 baterya, nag-rook ED1 baterya din para talagang sapat na sapat ang depensa sa D4 at dito nag-H5. Siguro ang nakita dito ni Karpov, may potential kasi si Korchnoi na mag-H5, mag-gain ng space sa kingside. Pero ang mas mainam daw dito ay B5, yan daw ang good move. Para may direct pressure kagad, may B4, potential na makulong ang bishop sa C3. Ngayon, kung kakapture naman ang libreng pawn sa A5, may B4 pa rin, ayan o. Kulong, walang tatakbuhan. Okay, kaya B5 daw mas mabilis ang impact. Pero ang ginawa dito, nag-H5, nag-king C2, nag-knight F5, nag-G3, nag-F6, binasag na. Siguro, natitigasan si Karpov sa pawn center na yan. Nag-E takes F6, nag-G takes F6, nag-knight G1. Ayan, ang maniobra yan. Pwedeng dumaan sa E2 or sa H3, makarating sa F4 square. Ayan, ang ginawa dito, nag-knight E7, nag-knight E2, sinalo naman ni Karpov, nag-knight G6. Para hindi naman maka-knight F4, nakaabang. Saluhan eh. Nag-rook D3, nag-knight B4 check. Ayan, chinek na. Bishop takes. Nag-A takes B4. So, ito ay double pawn. Pero kahit pa paano, may potential na mag-switch sa A-file. Bigla ang black at babagsak ang pawn sa A2. Yan ang strategy niyan. At dito, nag-A3. Nag-B takes A3. Nag-rook takes A3. Ayan. So, tinanggal na yung pawn sa A-file. Kasi nga, prone yan eh. Exposed sa atake. Nag-rook 8 D7. Nag-rook E1. Nag-king F7. Nag-rook D3. So dito, good for draw na lang ang puti eh. Kasi tingnan nyo naman, no, may problema sa D4 eh. Kung madodraw ito, talagang pabor na sa puti.
Ang ginawa dito, nag-rook F5, ayan, oh, mas maraming kalikot ang black dito. Nag-F3, nag-C5, ayan, bumasag na. Nag-F4 para manatiling solid. Yung nga lang, parang medyo naaksayan ng tempo. Nag-knight E7, nag-D-take C5, nag-rook-take C5 check, umarang knight C3, nag-rook D-C7, dito naman bumaling ng pampressure, nag-king dito, umilag gagad, nag-knight F5, so pwesto lang, nakaabang lang sa weak G3 pawn, at dito nag-rook A1, control lang A-file, nag-rook C4, islog-islogan time, nag-rook A6, nag-B5, aba, sacrifice yan ah. Ang ginawa dito, nag-B3 lang. Bakit? Kasi kung kakapturein ang pawn sa B5, ito daw ang laman. May rook C2 check. King E1, may rook C1 check. Kung hindi mag-rook C1, okay lang din eh. Kumbaga, parang nakatali na yung king, no? Medyo delicate din yan. Medyo annoying sa mata ng human, kaya talagang masagwang pasukin. Papacheck man or controlin lang ang second rank, nakakailang na. Kaya ang ginawa dito ni Korchnoi, minabuti nila niya mag-B3, nag-rook B4, depensa na sa pawn sa B5, may atake pa sa pawn sa B3, nag-knight E2, nag-king E7, nag-rook A8, nag-rook T7, ayan na, sinalubong na para mawala ang dumidepensa sa B3. Ang ginawa, nag-rook takes D7 check, nag-king takes D7, nag-rook H8. Okay, so himbis sa dumipensa ng passive, eh, babagsak din naman ng G3 pag binitawan ng knight, eh, kumounter na lang, mas maganda. Nag-rook takes B3, nag-rook takes H5, nag-knight takes G3, nag-knight takes G3, nag-rook takes G3, nag-rook takes B5. Nag-F5 muna. Bakit? Kasi kung aatakihin ka agad, oo, babagsak talaga ang isa sa mga pawn dyan. Yun nga lang, mag-F5. Pagpalagay natin, mag-rook takes H4, mag-F takes E6 check, king takes E6, isang king E3 lamang yung ganitong struktura ng rook and pawn ending ay drawish. Madaling itabla yan. So napansin niya ni Karpov, di niya minadali, nag-F5 muna siya, na para pag nag-rook G4, kahit papaano, solid pa rin ang pawn structure niya, bumagsak man ang isa sa mga pawn ng white. Ang ginawa dito, nag-king E2, nag-rook G4, nag-king F3, rook takes H4, nag-rook B6 para cut. Ayan, nakakat yung king, hindi makaangat, hindi ma-activate. Nag-rook H1, nag-rook A6, naka-maintain lang oh. Nag-rook C1, nag-king G3, abang-abang na lang ang puti. Nag-rook C4, nag-king F3, nag-rook C3 check, nag-king F2, nag-rook C6, nag-rook A1, nag-rook C4, nag-king F3, nag-king D6, nag-rook E1, nag-rook C3 check, at hanggang dito na lang ang chess notation, tabla ang kanilang laban. So dito ang lesson na napulot natin dito sa pinaka-ending sa endgame part, eh okay lang magpalamang ng isang pawn basta natatanaw natin na mayroong drawish line. Okay? Kasi marami sa atin, pagka bago-bago pa lang, eh natatakot magpa-one pawn down, ang feeling natin talo kagad. Hindi ganun sa chess. Kahit na minsan lamang ng dalawang pawn ang kalaban, may mga drawish pattern pa rin pagdating sa rook and pawn ending. Kaya dapat mayroon tayong advanced knowledge ng rook and pawn ending para alam natin kung mauuwi sa tabla or losing tayo. Maraming salamat po. Yan ang napag-aralan natin sa game number 3. At kung kayo ay natuto, please like the video. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, pakicomment nyo na lang po sa section below. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita naman tayo sa game number 4 sa bakbakan pa rin nila Korchnoi versus Karpov 1974. Maraming salamat po.